and third year college student sa UP na si Marjorie, hindi raw naniniwala noon sa ganitong mga kwento. Hanggang siya raw mismo ang makaranas at makakita sa babaeng nagbumulto. Kaya ako ng jeep noon, ikot. Gabi na kasi noon, so parang medyo wala ng tao. Nagmamadali ako ng time na yun, so pagsakay ko, upo agad ako. Pero may aninagan kasi ako na meron akong kasama sa jeep. Pagbungkal ko sa bag ko, kasi I was looking for change, nung sabi ko, makikisuyo po. Paglingon ko, wala pala akong kasama sa jeep. Nag-pick out ako kasi parang bayad po. Tapos parang, oh my God, wala palang tao. Lumapit na lang ako dun sa may driver side. Sinabot ko yung bayad. Pidiliman Professor at suki nating anthropologist na si Dr. Jimwell Dabal magpapatuturaw sa kwentong ito. Nasa harapan ng jeep kasi yun eh. Pero kitang-kita ko doon sa salamin na may babaeng nakaupo doon sa likod. Hindi kita yung kanyang mukha, pero alam ko babaeng nakaputi. Maupo ito sa likuran. Binawi ko yung tingin, tingin ko ulit, wala na yung babae. So nakakapangilabot. Ang paniniwala, ito raw ang babaeng estudyante sumasakay sa jeepney sa ruta ng UP Ikot na kinahasa noon at pinatay. Yung mga jeepney kasi may mga pinaparadahan yan sa loob ng campus. At syempre, yung mga jeepney driver naman ito, yung mga dayo yan eh. Kalimitan taga Pampanga, taga Bulacan, no, asawa sila ng mga empleyado sa UP. So isang gabi, so, isa lang ang babaeng sakay. So, nagka-interest yung driver na ito at ipinark niya sa may kawayanan, no? Sa maraming puno ng kawayan. At doon niya, isinagawa yung pangahalay din sa babae. Dahil namukaan siya ng babae. Maging sa Palma Hall, na siyang isa sa mga pinakamatandang gusali sa UP Diliman, nagpapakita rin daw ang babaeng nagmumulto. Para malaman natin, dahil tayo naman ay beyond our power siya. Kaya kasama natin si Ginoong Jericho Ibañez, so siyang paranormal expert, para magsabi sa atin at samahan tayo kung may mararamdaman nga ba tayo dito. Sana wala, no? Baka naman talaga napupundi yan. Pero saan kanina meron yan? Ayun na naman umilaw. Ano ba naman talaga lang ano yan? Baka naman pupundi lang yan. Kamaga mo kaya yung electrical na yung kaya. O kaya pag ginan, kasi baka yan yung ano eh. Ay, thermal lights, yung pag mayroong tao, mabubuhay, pag walang tao, mag-on and off, gano'n. Pero, so hindi ako masyado doon. So, possible na hindi. Like, ano ba yun, sir? Ano ba yan? Ito po yung EMF, electromagnetic frequency. So, yan nga, sir. Yes, madidetect ko po ito kasi ito po din yung technology's alternative current. So, ano meron? Meron ba? Meron, ano to, but there's no ghost. So, walang ghost. Kaya wala ka naman pala. Natin, si Susan. Try natin. Ikaw na lang, sir. Pagdating sa Academic Oval, may naramdaman daw na kakaiba si Jericho. Kaya inilabas niya ang tinatawag na dowsing rod. Mga galaw. Tumubo ka naman yun. So, sinasabi po niya, mayroon sa energy. Dito pa naman sa akin. Banda sa kanan? West, north, o northwest. Kaliwa? O, kaliwa. Ay? Dito. So, stop tayo dito. Tignan natin dito ngayon. Ay, nandiyan dyan yata. Sa may kalsada. Ayan na. Sa totoo. Ay, ba't gumagalaw na? Ay. So, ibig sabihin nung sa left ko po. Doon sa building? O, may meron. Nadidetect siyang pagala-gala doon, energy. Ano sa elemental o ghost? Yun ang dating matukoy kasi general po ito, ito matitect niya kung energy is elemental or pero may energy. Gross. May energy po. Para masiguro na rin na hindi lang ito basta ginalaw, sinubukan ng partner kong si Susan na siya mismo ang humawak sa dowsing rod. Sige, magiganyan ka. Pag yan, sumama sa'yo. Straight niyo lang po. Saan? Ganito po yung level. So, yung ipundinan ito, parang medyo mag-swing po siya. Ah, ganun. Opo. Para ang anak ni Suma. Galema. So, una po, ano kung naramdaman niya sa panel? Galema, ano nararamdaman mo? Hinihintay ko siyang gumalaw. May vibration bang... Dapat ko ba siyang iikot? Hindi. Hindi po. Uusap siya. Huwag kang magka-cross. Kahagis kita. Ang sumunod na mga pangyayari, kaya namang nakapanghihilabot. Ba't kumalaw? Ano ginawa mo?